Kumusta kaibigan? Tila di magpapahuli si Suzuki Philippines dahil inilabas na nila ang bago nilang scooter, ang Suzuki Avenis. Nauna nang inilabas ito sa bansang India at ngayon ay may bago ng pagpipilian pagdating sa scooter category. Di maitatanggi na ang scooter ang isa na sa pangunahing transportasyon at patuloy pa itong dumadami dahil na rin sa kompetisyon ng mga motorcycle company. Kung ating titingnan mabuti, halos bawat tahanan ay meron ng scooter at obvious naman kung ano ang mga advantages nito. Bukod sa kahit sino, babae man o lalaki, ay napakadaling i-drive ng scooter dahil automatic ito. Idagdag pa ang mga karakteristik nito na underseat compartment, stepboard at mga hooks ng mga ito ay perfect talagang pang service, papasok sa trabaho, pamalengke at kahit pa pang long ride ay talagang palaban ang mga scooter kahit small displacement pa yan. At heto na nga si Suzuki Avenis, ang pinakabagong scooter ni Suzuki dito sa Pilipinas. Halina't ating kilatisin ang motor na ito kung ito na ba ang motor na babagay sa iyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ang Suzuki Avenis ay isang bulky scooter na maihahalin tulad kay Honda Dio 110 at TVS N-Torque 125. Pagdating sa specs, si Avenis ay may 124cc, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 2-valve, may bore and stroke na 52.5mm by 57.4mm. Ang kanyang max power ay 6.4kW at 6,750rpm at max torque na 10.Nm at 5,500rpm. Transmission type ay CVT at ang starting system ay kick and electric. Naka-fuel injection pero air-cooled lang ang cooling system nito. Pagdating sa suspension, ito ay naka-telescopic fork sa harap at single shock sa likod. Ang size naman ng mga gulong ay 1990x12 sa harap at 90-100x10 sa likuran na tubeless at katulad ng mga gulong ni Bergman Street. Sa braking system naman, ito ay naka-disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Wala itong ABS pero meron itong combined brake system na kapag nagpreno ka sa likod ay sasabay ang preno sa harap ng about 30% braking power. Pagdating naman sa kanyang dimensions, ito ay may habang 1,895mm, lapad na 710mm at taas na 1,175mm. May wheelbase na 1,265mm, ground clearance na 160mm, dry weight na 106kg at may seat height na 780mm na swak sa height ng mga Pinoy. Sa gawing underseat, ito ay may fuel tank capacity na 5.2 liters at ang maganda dito ay di mo na kailangan buksan ang upuan dahil nasa labas na ang tank cap nito. Mayroon din itong malaking underseat compartment na may 21.8 liter capacity na kasya ang mga importanteng dalahin. Malapad din ang upuan nito na may two-tone design na nakakadagdag sa pagka-sporty look at nagiging premium looking ang scooter na ito dahil sa kanyang 3D emblem. Sa gawing likuran ay mayroon din itong malapad na rear fender. Maganda rin ang muffler nito na sporty ang design at kahuwig ng muffler ni Bergman Street. Kakaiba din ang LED tail light na split type at nakaseparate ang mga signal light nito. Dahil nasa labas ang tank cap nito ay ginawa ding split type ang grab bar na nagpapaangas ng looks. Di rin mawawala ang isa sa mga importanteng karakteristik ng scooter ay ang kanyang malapad na stepboard at mga utility hooks na sabitan ng mga dalahin. Pagdating sa kanyang susian, ito ay may one push central locking system na kung saan isang pindot lang ay may additional safety ka na sa motor na ito. At tila nagiging standard na ang USB charger sa mga motor, kaya si Avenis ay mayroon din nito plus may cover pa ang side pocket. Sa gawing instrument panel, ito ay naka fully digital. Aside sa mga basic information, meron din itong eco drive indicator para ma-maintain ang tipid sa gas kung ikaw ay tipong lagi nagtitipid dahil na din sa mahal ng gasolina. Meron din itong engine temperature para malaman mo kung nag-o-overheat na ang makina nito. Meron din itong oil change indicator para di mo na makakalimutan or may reminder na para sa change oil ng motor mo. At fuel consumption indicator para ma-monitor ang nakokonsumong gas. Sa harapang bahagi nito ay may mapormang headlight at DRL na may pagkakahawig sa SkyDrive Sport. Kakaiba din ang body design nito na bulky, maskulado at may sharp edges. Di tulad ng ibang scooter, ang signal lights nito sa harap ay nasa manibela at may mapormang visor. Sa gawing brake lever ay meron itong park brake na kung sakaling mag-park sa mga incline na lugar
at uneven road ay magagamit ito kung sakaling naka-side stand ay di ito gugulong. And speaking of side stand, ito ay meron ding side stand interlock na kapag nakababa ay hindi aandar dahil kadalasan malimit itong makalimutan ng ibang rider habang umaandar. Pagdating sa kanyang fuel consumption, ayon kay Suzuki, ito ay kayang kumonsumo ng hanggang 54 kpl. Gamit ang technology na SEP o Suzuki Eco Performance ay makakapagbigay ito ng magandang engine performance or powerful output at the same time ay fuel efficient o tipid sa gas. Dumako naman tayo sa kanyang top speed at ayon sa mga nakagamit at nakapag speed test nito ay may bilis itong umaabot ng 95 to 107 kph. Pero given na po ito dahil ito naman ay 125cc na naka 2 valve. Overall looks and features, sulit na rin ang Suzuki Avensis. Sa introductory price nitong 77,900 pesos, di na rin ito nalalayo sa mga counterpart nito. So ito na ba ang motor na para sa iyo? Well, nasa sa iyo yan kaibigan. Dahil sa dami na rin ang pagpipilian ay mahirap talagang pumili ng motor ngayon. Pero kung ikaw ay di naman maselan at di naghahanap ng mga malupitang feature, siguradong isa na ito sa mga pwede mong pagpilian. So hanggang dito na lang kaibigan, sana ay nakatulong ang video na ito upang magbigay ng kaunting idea tungkol sa motor na naiisip mo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ride safe and God bless!